What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, kwentuhan tayo patungkol sa mga Zoom meeting kahapon at ang daming kwento. Talaga namang, ay si Idol nga ay sabi nga niya ay 12 oras nang nakaupo. At talaga namang napakalakas ni Idol. Siyempre, kumakain yan pagka nagugutom, may nagpapaalam. At merong isang kwento na umpisan natin dito. Dahil yung mga kamag-anakan ni Idol na nag-write down tayo patungkol dito sa kanyang sinasabi nung si Tom na pinsan daw ni Idol sa Marcos clan. At nabanggit nga dito, yung sabi niya, insan natin si Ferdinand Marcos. At tinanong naman ni Idol, sinong Ferdinand Marcos? Sabi niya, dalawang Ferdinand Marcos. Pangatlo, si Bongbong, sabi niya. Tatlo pala yun. At meron pa nga, meron nga akong kapitbahay dito na Ferdinand Marcos naman, pero bata ito, mas bata sa akin, mga 30 years old lang yun. Pero ang tatay nito, taga Bulacan naman. Maraming Marcos din sa Bulacan at meron din nagpakilalang anong pangalan nito? Balisteros sa taga Paumbong naman, taga Paumbong Bulacan. Ang daming kwento. At yung mga pinsanin din ni Idol, ikwento nga niya yung patungkol diyan sa lolo niya diyan, si Antonio na taga, sabi niya, halos sa kanya daw yung Bulacan-Bulacan naman. Maraming kwento talaga at nagbiro pa nga si Idol. Ako lang ang gwapong Marcos dyan, true-blooded Ilocano, sabi niya. Eh, siyempre, talagang purong-purong Ilocano ang kanyang blood, di ba? Dahil Cordillera, yung nanay niya. Oh, tapos yung tatay niya ay talagang Ilocos Norte. Kaya sabi nga niya, ako ang full-blooded Ilocano, true-blooded Ilocano. At gwapong-gwapo, sabi pa nga niya, yung isang mayor pa dyan, ay kirat daw na Marcos. O dito, at balikan natin ito si, ano, yung kwento ni Tom Marcos, na kanyang pinsan. Ayun, nawala tuloy tayo, dahil sa dami ng kwento, sabi nga niya ay tatlong Ferdinand Marcos, ikatlo si BBM, sabi niya. Pero nung una, hindi niya maalala. Nung maya-maya ay bigla niyang naalala. Nag-usap nga sila sa Ilocano na. Ay napapamura na nga si Idol, sabi niya. Sabi pa nga niya ay duwag ka naman. Tarkok kamit, sabi niya sa Ilocano. Duwag ka naman nung nagkagulo diyan. Sabi niya nung may gulo, magkaguluhan siguro, may rambo-rambol. O ewan ko kung anong binabanggit ni Idol na nagkarambulan siguro, nagkagulo daw dyan. Duwag naman daw itong si Tom Marcos. Sabi pa nga niya, hindi patumtum ka ba yan? Tumtumek tarupam. Yan si Jerry Marcos. Sabi pa niya dahil sa ano yan, taga UK. At sabi niya, tinanong nga niya kung paano siya nakapasok sa kanyang Zoom. Meron doon nga sa UK, yata may nagpakilala na taga UK, sina UK London, sina Daddy Apple G at saka sina Mami Edith Gargar, yan. Sabi pa tuwang-tuwa nga si Idol at 2010 pa daw yata, isang dekada na, sabi nga ni Idol, 2010 pa daw sila huling nagkita yata. Yun nga, yung huling pagkikita nila, pumunta sa bahay daw niya kay Tita Fortuna Marcos Barba. Ayan naman, kaya napakasaya. Nagkita sila ay tuwang-tuwa tayong nakikinig sa mga kwentuhan nila na patungkol dyan. Talagang alam mo naman yung biruan ng Ilocano. Patumtum ka pa dyan, tumtumag to pa itarupam, sabi niya. Sa Ilocano na patumtum ka pa dyan, kaya gusto mong tumtumin ko yung mukha mo, sabi niya. Kaya yan ang mga usapan ng magkakamag-anak talaga. Yan mo makikita yung rapor ng isang
magkamag-anak. At meron pa yung si tita, doon naman, taga San Nicolas yata yun, yung nadaanan ni na Sekyama, si Odette. Odette ang pangalan, nakalimutan ko na yung apelyido, taga San Nicolas. At yung may kwentuhan pa sila, at yun na, pinaikwento nga ni Tita Odette na si na Sekyama ay kumain daw ng tupig doon. Ay gustong pa, ano ba yan, gustong, gusto nung patulugin doon pero nagmamadali daw na umalis si na Sekyama. At nagkwentuhan nga sila na naman, nagkwentuhan na naman sila yung may kwentuhan sila patungkol sa yung Little Amy. Yun ang ano dyan. Yun ang yung kung alam nyo yung kwento ng Little Amy. Ayun, ikwinento ni Idol. Alam mo naman, si Idol eh, sabi nga niya, ako ang siga dyan noon. Kaya, et, isang araw daw eh, ipinakilala yung boyfriend nung Little Amy. Tapos, meron na naman daw, pumuntang lalaki. At si iba na naman, lalaki, sabi na naman, boyfriend na naman daw niya. Ayun. Tinalpak ko na, wala na namin. Ayun, alam mo yun, tinalpak daw na dalawang beses. Ayun, umuwi na raw ng Australia. Alam ko itong Little Amy na ito. Ewan natin kung ito ba yung, alam mo naman, si napabalitang, ayan, mga gossip natin ha. May napabalitang may beauty queen na Australian yata. Na, alam mo naman, si Ferdinand Marcos, ating presidente noon ay siyempre marami ring na-link diyan na mga bababae, di ba? Eh hindi natin maiwasan 'yan sa alam mo naman, di ba? At yun nga yata. Pero may nagsasabi din yung Little Amy ay anak din ni Amy sa pagkadalaga. Di natin alam kung ano ang which is which na kwento. Pero 'yan, may lumalabas nga na Little Amy, pero ang alam ko nga diyan yung anak naman ni Pangulong Marcos, yung nasa taga-Australia. Ayan. Kaya ibig sabihin talagang dito mo mapapatunayan yung sinasabi ng kabila na kawangis-kawangis ay susap. Iyan ang legit talaga. Kaya yung mga naliligaw ng landas ay sabi nga niya, diba, pinipilit ng taga-kabila na nasa kanila yung SWB. Ayun, kausap kahapon si Direk Goryo Bicuna. Siya ang magdidirek ng kanyang kung magpapalabas kasi wala pang court order na talagang hinaharang yung kanyang paglabas sa prime time sa telebisyon. Siyempre, akong ako ang natanong. Tinatanong kasi kahapon kung maglalabas ng advertisement sa TV. Eh, alam mo naman yung mga taga-abroad nating iba na gusto nila kahit hindi na sa TV kasi may kamahalan nga sa telebisyon. Pero kung sa akin naman, mas maganda may telebisyon kasi kung once na lumabas na sa telebisyon, pwede na rin natin dalawa sa telebisyon. Yung inilabas sa telebisyon, pwede na rin natin ilabas sa social media. Pero napagkasunduan yata, mas maraming bumoto na sa social media na lang. Eh, sayang. Siyempre, malaki-laki ang gastusin sa TV. Kung ako sana magre-request, hindi ako natanong eh. Kasi ang mga tinatanong yung sa abroad, mga FFCI presidents natin sa abroad ang tinatanong kung ano ang pinagbotohan. At parang nanalo yung sa social media na lang. Ilalabas sa Facebook, YouTube. Pero kung ako, maglabas sa telebisyon. Para yung ilalabas sa telebisyon ay ilalabas na rin sa social media. Pero malaki nga lang ang bayarin. Ganun sana ang aking sasabihin dyan.
Kaya yon. Pero nagkausap nga at ito ang matindi. Alam nyo ba yung signatory na movie? Ayan, ipinapanood sa amin. Ayan na. Ano ba ang ibig sabihin ng signatory? At lagi ang nagbibiro si Idol. Oh, ipalabas mo nga yung esprikitik, walastik, bombastik. Oh, di ba? Kaya nasa inyo na yan. Yung mga ano-ano dyan na sila ang nasa kanila na daw yung totoong esprikitik, walastik, bombastik ay nasa inyo na yan. Dahil dyan sa ipinakita, ipinapanood ni Direk Goryo sa amin sa Zoom. Dalawang beses pa nga, ipinaulit-ulit pa. Dahil ipinalabas pa niya yung gawa niya naman na ipinakita yung gawa niyang commercial para kay Isko. Ayan, ipinakita rin ni Direk Goryo. Ayan. At dito ipinatunayan na si Esprikitik Walastik Bombastik ay siya lang talaga. Dahil may movie na nga. Ayan. Kung naniniwala kayo. Ayun naman, ang mga kwento, maraming kwento. Meron pa yung isang ang swerte. Yung nakausap niya na maswerte, yung taga Saudi, ah. Nako naman, uuwi daw ngayong Abril. Itong taga Saudi na ang pangalan ay si Maricel. Nako naman, napakaswerte naman ni Maricel. Ipapasundo raw niya kay Sir Dong Batalan sa kanyang driver at patutulugin muna sa mansyon kung saan sila nakatira sina Lemur, sina Sir Dong, at doon din minsan pumupunta sina Sekiyama. Matutulog daw muna doon at siyempre makiano muna doon sa mga kaganapan, sa baka ilalive pa yon yung pagsundo sa kanya bago ipapahatid ni Idol kung saan siya sa probinsya at ipapagamit yung kanyang sasakyan. Sabi pa nga, mamili ka na yung Jaguar at saka Bentley. Dalawa pa daw mag-aatid, mag-e-escort yung Jaguar. Nako po, napakaswerte naman ni Maricel talaga. At dyan, sabi nga ni Idol na dyan niya daw kumbaga ipapakita man lang ang kanyang pagmamahal sa mga supporter. At meron nga daw siyang ginagawang resort ngayon. Alam ko yung ginagawang resort siguro ni Idol dyan sa may Clark, Pampanga, para lahat daw ng FFCI ay pwedeng i-accommodate lahat. Magkakaroon ng hotel dyan. Siyempre, pag nagbakasyon, may hotel, may resort, siguro magpapagawa ng swimming pool, cottages, yan. Dahil sabi niya, paglabas niya, dyan tayo. May pinapagawa na ako. Yan, pinapagawa na siguro yan. Di ba, na-feature na rin natin yan. Pumunta si Sekiyama, napakaluwang dyan. Meron na siya dati dyan na bahay. Yung, di ba, na natuyuan na yata yung swimming pool. O, natuyuan na. Pero siyempre, kung magpapagawa talaga ng swimming pool na maluwang dyan. Alam ko yan, yung sa Pampanga, sabi pa nga niya, na sa Isabela naman, yung mga gustong umuwi ng OFW, na gustong magbahay doon, ayun, libre daw doon. Yun pa ang kanyang sinabi. Sa Isabela naman. Dahil may sabi nga niya, 1,000 hectares daw ang kanyang lupain dyan. Kaya talaga naman. At yun pa yung pambungad ni Idol na pag siya ay nanalo sa pagkasenador, pipilitin daw niya maglalaan ng 30 million bawat rehiyon para sa mga magsasaka. At nasabi pa nga niya, yung patungkol naman sa 60 million families, dahil trilyon ang budget, trilyon-trilyon ang budget, bakit hindi natin pwedeng bigyan ng tigkakalahating milyon bawat pamilya, sabi niya. Yun naman, napakaganda talaga ang mga iniisip ni Idol talaga. Kaya, sabi nga niya, ay
ibubos niya ang mga ekonomiya, edukasyon. Talagang maraming pangarap si Idol para sa mamamayang Pilipino. Ayun naman. Eh, maganda sana kung ipalabas na lang sa mansyon yung mga sinasabi ni Idol para naman na mapakinggan natin lahat. Talaga namang napakarami ang kanyang kwento. Mga kwento. Ayun nga. Yung mga taga-Japan, ayan ang sabi pa nga niya na dyan sa Japan naman ay nagtayo daw siya ng tatlong kumpanya niya dyan sa Japan. Ayan naman, yung tatlong kumpanya ay nauwi sa wala daw. Pero hindi bale, sabi niya. Ay, no regrets. Dahil naman daw ay ipinamigay niya sa mamamayang Pilipino. Dahil hindi nga siya kumita. Ewan ko kung yung tatlong kumpanya niya, kung ano pa yung isa dyan sa mga kumpanya niya dyan sa Japan ay naibenta rin para ipamigay. Isa rin sa naipamigay niya siguro. Nanggaling ang kanyang funds para ipamigay sa mamamayang Pilipino nung panahon ng pandemya. At sabi nga niya, yung alam nyo, sabi niya, nagtayo ako ng tatlong kumpanya. Wala akong tinamaan, sabi nga niya. Pero okay lang yan. At sabi niya, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa mga ginagawa niyong maliliit na bagay para sa akin. Di ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pero titiyakin ko na ang paghihirap nyo ay pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Iyan ang matinding mga pangungusap ni Idol. Yun naman. Kaya yung mga hindi pa natatauhan dyan na nasa kabila, naku po, sana po. At meron pa siyang ni-record, pina-record. Ewan ko kung yun nga yung topic, kinatopic ni Lemor kagabi. Eh hindi naman niya inilabas, yun nga inaabangan ko dahil i-vlog ko sana yun kung inilabas ni Lemor, kasi pina-record niya kay Mama Liza yung patungkol kay Alfa Romeo na sabi niya, anong gusto nyo? Yung kasinungalingan? O yung katotohanan? Sabi nga niya. Yun naman. Ay sabi naman niya na kaibigan niya si Alfa Romeo. Pero hindi ko na naano yung ano yung sinabi niya patungkol kay Alfa Romeo. Basta kayo na ang umintindi, sabi nga niya. Ayun naman. Meron din siyang mensahe sa South na sabi nga niya, hindi ko naman sila mapipigilan kung yan ang tangi nilang paraan. Pero sana, hindi sila makasakit sa tao. Yun na nga. Eh, siyempre, ang alam kong sinasabi na nila na siya ay si Norman Mangusin, kung ano-ano na, na hindi, siya ay si Kawangis. Kaya sana yung mga dating solid dalawang taon, di ba? At nakikita naman natin at siya talaga yung pinagtatanggol. Eh siyempre, medyo kinondem nga sila ni Idol dahil siyempre kinalaban nila yung mansion eh. Yun ang ano doon, yung punto kasi ni Idol doon. Bakit mo kakalabanin yung aking mga mahal na sila na nga lang ang, kumbaga eh, sila na lang yung mga nagtatanggol o kumakalinga sa akin. At sabi nga niya,
ay naglaan ng 200k yata para kay Direk Goryo, para yung sa gagawin ni Direk ay kukunin kay Sir Dong, dahil si Sir Dong ang namamahala dyan sa lahat. 200k ang inilaan dyan para kay Direk Goryo, para sa kanyang gagawing advertisement. Hindi natin alam kung matutuloy yung sa TV ads, pero napagkasunduan na sa social media lang. Kasi kung sa TV ads sana, sa Channel 7, merong tatlong slot yata sa unang hirit, tapos dalawang slot sa yung 24 oras ba yun, sa dating kaya sa investigator ba yun, kay Enriquez, prime time yun, kaya mahal daw yun. Kaya yung babayaran yata dyan yung dalawang slot, saka tatlong slot lang na 30 seconds, ay 4 na milyon na. Kung dadagdagan mo pa yan, na tuloy-tuloy kung ilang slot. Yung slot pa lang na yun, tatlo sa unang hirit, tapos dalawa sa prime time na 30 seconds, tapos meron pa yung, ewan ko nga kung anong time yun, ay 4 million na agad. Biro mo yun, 30 seconds lang yun. Tatlo sa unang hirit, saka dalawa sa prime time. Meron pang isang slot yata sa ano, sa mga drama series na siguro yun. Ngayon, 4 million ang bayad. Di ba? Napakamahal. Kaya ewan ko kung ano ang mangyayari, pero kailangan pa ng court order. Hindi pa yan pinapayagan. Sa social media pa lang siya pinapayagan. Kaya meron na yung kaya lumalabas na si Idol sa ayan, umu-okay na sa TikTok, sa YouTube, basta sa social media ay parang na-approve na siya, dahil lumalabas na nga siya sa Facebook, sa Irali. Ay, yo mga guys, kaya hindi natin lahat may lalahad. Kung ano lang yung ating, kumbaga, minsan may, kumbaga, nag-write down na rin tayo ng topic na napag-usapan kahapon. Kaya ito lang ang aking na-write down. Siyempre, mahirap naman magsulat. Hindi naman tayo stenotyper. Kaya kung ano-ano na lang yung ating naaalala na naisulat para sa ating topic ngayon. At dito, magbabasa na tayo sa inyong mga comment. Sabi ni Jenhar De Los Reyes, good morning Sir Roman Carino, Francis Leo Marcos, for Senator. Solid supporter from Laguna, God bless us all. Yon, salamat Jenhar De Los Reyes. Pits Villa, Sir, pa-access po ako sa Zoom ni FLM. Kasi nagbibigay po sila ng access, hindi naman po ako pwedeng mag-. Kasi pre-profile nila, hindi naman po ako pwedeng mag-share ng access. Si Alisa di po ang nagbibigay sa mga taga-FFCI. Ewan ko kung, kasi konti lang yung nandun kahapon, mga 160 plus lang yata . Hindi naman yata open access. Kasi yung mga ka-FFCI ko, wala naman yatang nakapasok. Pero nilapag yung link sa FFCI chapters. Kaya hindi naman open yata sa lahat, ewan ko. Konti lang yung mas marami pa nung una, umabot yata ng 300. Ernesto Mayugba, puro chismoso kayo dyan sa mansyon. Ang importante dyan, i-campaign nyo si boss. Hindi daldal lang ng daldal dyan. Hindi, rinerebat lang po nila yung sa kabila. Sabi nga ni Lemor na sinasabihan na nga siya ni Idol na wag mo nang pansinin yan. Pero hindi ko kaya na balahurain ka, Idol, sabi naman daw ni Lemor. Kaya nagre-rebat siya. Fernando Bautista, baliw yan si Boss Log, addicted si Raulo sa Cebu. Si Raulo ang maniniwala sa drama niyan para magkapera lang siya.
Emilia Dawig, ay nako, binobola na lang kayo. Haha, halata na, sabi niya. Briner Colliera, parang nabaliw na sila na nagpo-provide na ng sarili nilang SWB. Ayun na nga, may inilabas nga natin, may bago silang SWB dahil may nagsalita doon. Doon sa kay Fortuna Marcos Barba. Kaya nga, nag-unsubscribe na ako sa Kingdom of the South. Baka later on, maging kapre na ako. O maimpakto. Mabuti, nagising na ako ng maaga. Mahirap na pag nahuli na ang lahat. Baka ako mabaliw pa. Kawawa ang aking pamilya. Thank you, Lord. You wake me up. Ayun. Tama. Morning, Slanang. Good morning, Sir Roman. Elizabeth Manlapa. Sir Roman, hindi dapat pag-aksayaan ng panahon si Boss Lee sa kanyang mga sinasabi kasi sa nakikita ko parang nasira na ulo niya. Tess Bayram. Good morning, Roman. Kahit ano pa sasabihin nila kay Sir FLM, FLM lang ang malakas mabuhay. Linda Cepeda, mega love shout out, Sir Roman, my senator. Gina Rose, I am Maharlikan. Andun lahat. Seb Adriel Nicolas, bakit di na lang kayo magtulungan sa pangangampanya kay FLM? Aylia Daniel, correct po, sila ang negative pan nila mag-live. Band na lang kayo o gagawa o ng program o concert through YouTube o mag-usap ng positive. Briner Colliera, shout out Sir Roman. God bless you and your family. Lipad Agila Lipad. FLM lang ang pinakamalakas. To all subscribers na nagmamahal kay Idol FLM, please, please, please. We need to do single vote lang po for landslide winning for Senator number 44 sa balota para sa tunay na pagbabago. Si Idol FLM, SWB ang ating iboto. Likas na mga katao. In God we trust. Hallelujah. Amen. Jane May Santos, managot si Lemor kay Queen Helen. Pati ikaw, Mr. Roman Carino, naniwala kay Lemor. Ang paniniwala kay Kakay Kawangis Norman Mangusin na Francis Leo Marcos. Nako po, Jane May Santos. Pati ba naman na magre-reaction? May kasalanan? Reaction, nagre-reaction lang po ako. Re-reactionan ko lang yung vlog. Kalokohan naman yan. Sa YouTube nga, hindi ka copyright kung may mag-reaction ka. Tapos mag-reactionan mo lang kay Queen Helen. Ano ba ang nasabi ko kay Queen Helen? Meron ba akong nasabing masama kay Queen Helen? Huwag naman po masyado kayong fanatic na Jane May Santos. Sinasabi niyong Kawangis Norman Mangusin, si Idol, 12 oras na nakaupo kahapon. Kasi hindi na nyo na nga pinapaniwalaan na si Idol yung nandun sa loob na siya yung tumatakbo dahil ayaw nyo na rin siyang manalo. Kumbaga, basher na po kayo. Dalawang taon nating ipinaglaban. Tapos bigla-bigla, umaayaw na kayo. Yun ang mahirap po. Tata Jalisan, hala, taosog yan, Sir Lemor. Maria Luisa Jumauas. Yes po, Idol FLM. God bless and good luck. Ingat po kayo. Sir Roman, may agila ako. 50 centavos na 1985. Dalawa. Ang isa ay ibang years. Tatlo ang agila. Ang hawak ko. Dalawa. Ang lube. Isang kalabaw. 1972. Ah, yung kalabaw na 1972. Sa piso yata yun eh. Dalawang
ang 2005, 14 kabuok. 1977, 9 kabuok. Ay, yung mga ano. Ay, may yung kapatid ko nga, nag-ano ng mga coins. Na, ano ko, koleksyon. Leia Ueda, FFCI Japan, hahaha. NNC Channel, hehe. Naaning na sila, hahaha. Wala na yatang makain. Epipanya Tapaya, pera-pera lang sa Kingdom S kuno. Sa S Kingdom kuno. Rosemary Jackie Rosales, Sir Roman, sa lahat ginagawa nila, Boss Lee, marami na nagagalit mga suporta sa Idol FLM. Imbis na manalo na si Sir FLM sa senador, tuluyan na silang nasira ang personalidad ng pagkatao ng pandemic hero. Sinisira nila ang personalidad at pagkatao ng pandemic hero. Tama, sinisira na talaga nila. Ewan ko ba kung ano ang mga nakain nila. Ano ba yan, mga naninira, walang magawa na mabuti sa kapwa. Sabi nga ni Lemur kagabi, matatalino kayong tao. Hindi ko alam kung ano ang nakain ninyo na naniniwala na. Lalong lulubog. Ang mga nasa abroad, siyempre nakapag-abroad yan. Mga matatalino talaga yan. Hindi ka makakapag-abroad ng hindi ka matalino talaga. Eh marami nasa abroad na talagang naniniwala pa. Lulubog ang bansang Pilipinas dahil sa kanilang maling asal. FLM Irving Antonio, yan, itong si FLM Irving Antonio, nakausap ni Idol ka, ayan o, sabi niya, nakausap ni Idol ito. Isa lang ang kilala kong SWB, walang iba, kundi si Signatory. Yan, nakita niya, napanood niya ito, si FLM Irving Antonio, nakita kong nag-uusap sila ni Idol kahapon ito. Kaya napanood niya yung ipinakitang Signatory na si Idol. Yun. At humalik nga siya si Rafael Rosel kay sabi nga ni Idol ay sabi raw ni Direk ang gaganap na Imelda Marcos si Susan Roses. Susan Roses nga ba? O yun. Tapos sabi ni Idol hindi ay, si Imelda na mismo yun. Kaya yung nag-shooting sila dun sa Inares yung birthday ni Imelda. Pumunta si Rafael Rosel at humalik kay Imelda. Yun. Alam niyo yung meron pa sa akin yon yung nilabas dati ni Macmac Pablo na Signatory ay na-private ko yon dahil sinabihan ako ni Direk na huwag ilabas. Kaya tinatanong ko nga si Idol kung pwedeng ilabas ulit. Violeta Lustre, good evening Sir Roman. Huwag na tayong mag-aksayang makinig sa mga sinabi ni Boss Lee. Ha-ha, sabi niya. Leonila Cuevas, mga imahinasyon lang yon ni Boss Lee. Pantasya nga daw eh. Mga aning-aning, sabi pa nga niya. Price tag FLM Eagle 544 UD Bing FB. Recognize nga ng ibang bansa kayo pa. Tapos ito si Price Tag FLM pa, may yung ginagamit niyang pamahalan FLM Eagle 544. Tapos nakapanig sa kabila. Naku po. Ano po 'yan? Mga commentator, nako tigilan nyo dahil wala naman mapapala ang mga vlog mo, Lemur. Paninira ka lang. Si Lemur pa ang naninira ay dinedecode nga niya yung ginagawa nila sa kabila. Naku po, price tag. Ginamit mo pa yung FLM Eagle 544. Alam mo ba yung 544 na number na yan? Ay napaka, ano yan? Kumbaga, napaka divine yan. Divine number ni Idol. Sabi nga ni Idol, tingnan mo talaga ang tadhana na may divine intervention. Biro mo, inilagay ako sa number 44. Sabi niya kay Lemo. At hindi na nawala dyan sa number 44, dating 49, napunta sa 44. Tapos, pag manalo pa ako na nasa top 5, ayun na yun, 544, sabi ni Idol. Reynaldo Tabios, Sir Roman, kung puntahan mo kaya yung Kingdom of Maharlika, doon daw sa Alaminos, Pangasinan, sa 100 Islands, baka pwede kang mag-imbestiga. Ayun naman, ay meron nang nagaano sa akin diyan noon pero hindi ko yan na kumbaga hindi ko pinupuntahan, hindi ako umaanib diyan sa mga ano na yan.
Priscilla David, hahaha, Boss Lee, kawawa ka naman, grabe na talaga, pinaggagawa mo. Wake up ka na, tapos ka na, wala ka nang naniniwala. Wala nang naniniwala sa'yo. Ugok lang, buslog ka, sabi ni Priscilla David. Adeli Alington, hahaha, you are really something else, guys. Chari Guerson, nakakasawa na kayo. Ayun naman. Chari Guanson, no, noon, si Kalbo, si Dambuhala, ngayon, si Tomboy, nakakasawa na kayo talaga. Yun na nga, dating mga FLM supporter, lahat yan. Ayun mga guys, at hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV, muling magbabalik.